Mayo 12 at muli nandito po tayo sa lugar ni Ginoong Patricio Pat Catabona. At nakikita rin po natin ang kanyang may bahay. At ito na po yung resulta ng ating ipinapain. Matatandaan po ninyo, mayroong ipinain na kaning lamig. At sa loob po ng 5 araw, nagkaroon po ito ng good bacteria, puting amag. Matapos noon, ay nilagyan ni Kuya Pat ng molasses at muling ipinain. At ito na po yung 5 araw. Magandang hapon, Kuya Pat! Okay. Magandang hapon po muli sa lahat po ng mga nanonood. Ito na nga po yung tulad nga po na nasabi ni Kuya Diego. Ito na po yung resulta ng aming ipinain. Kaya ito na po yung dumating na po yung oras o panahon na ito ay aming pag-harvest. Kaya titignan po nyo, makikita po nyo rito kung paano po namin ito iha-harvest. Oh. Ayan. Kitang-kita naman po nyo dito na nilagay ko po rito sa net na may kasamang timba. At ito po ay aming pipigain ng parang haplos haplos lang ng parang ano ba? Haplos ng pagmamahal? Pahaplos ng pagmamahal. Kasi yun po yun talagang tamang paggawa. Yung siya po ay ito po ay aming pipigain ng hindi naman po yun sobrang mahigpit na mahigpit yung pagpiga. Okay? Ayan po. So may kasamang karagdagan, no? May karagdagan pa po. Ito po yung nasa banga na sa kasalukuyan ay binubukas po rin po namin. At alam po ninyo, yung molasses na dinagdag ko po rito, ay ito po yung magsisilbing pagkain po ng amag o good bacteria na nakita po natin sa una na ito nga po yung tinatawag na indigenous microorganism. Lagay na ba lahat? At napapansin po rin nyo, bakit po ba kami naka-face mask? Nga po eh. Para hindi po mahaluan ng bad bacteria yung ano, kasi sa atin pong mga hininga eh kung minsan may hindi po natin maiwasan eh baka po si Mrs. may sipon eh ala naman akong sipon. Pero kailangan po talaga na maging maingat po tayo. Wow. Na-harvest na po namin yung uh,
tinatawag na indigenous sa microorganism na tumitimbang po siya ng 1 kilo. Isang kilo po itong na-harvest na to. At sa isang kilo po na ito ay pwede naman po natin isyang paramihin pa uli. Ito po yung tinatawag na mother imo. Mother imo? Oo, imo. So ito po, pag sinasabi mother imo, purong-puro. Apo, purong-puro. At sabi nga po ninyo, pwedeng paramihin. Apo. Ayun. At yung naparaming mother imo, yun na po mismo yung ilalagay sa bubuluking organic materials. Apo. Ayun. Paano po paramihin? Ang na-harvest po namin isang kilo, na tumitimbang po ng isang kilong mother imo, ay ilalagay po sa isang timbang malaki na lumululan po ng mga 16 liters. Tubig po, tubig. Na tubig. At hahaluan po uli ng isang kilong molasses. At Ibuburo o hindi na? Hahalu-haluin. Hahalu-haluin na lang. Wow. Kung may erator. Yeah. Within 24 hours. Within 24 hours. Oh, pwede na po siya. Gamitin at harvestin na uli. Ilagay sa lalagyang pang 4 na litro, ayan, o 1 litro, ayan po yung proseso ng paggawa ng pagpaparami ng indigenous microorganism. Maraming salamat po, Kuya Pat.